Ku WhatsApp mengke Uber, bagi Uber ke si YouTuber. So, ayan na yan, welcome po sa channel ko. So, for today's video, I will just express my opinion or my reaction regarding sa viral video ni Buknoy Glamour. Yan po siya. So, yan po siya. Unang-una, tingnan muna natin yung video. Huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko! Hello! Yan kuya, sikat ka na! So, stop and yun. Actually, yung masasabi ko lang sa vlog or sa video na yun is that okay na sana eh. Okay na sana, motivational na sana yung sinasabi niya. Which is, for at first, is good intention naman, diba? Masasabi naman natin na good intention yung ginagawa niya. But then, doon lang siya sa banda na parang linulockdown niya yung mga tricycle drivers. Or yung parang ginawa niya kasing example yung mga tricycle drivers. Which is yun yung nagpapa big no sa kanya. So dun lang siya talaga mali. So yun lang, dahil actually wala namang masama sa pagiging tricycle driver. Unang-una, walang masama sa pagiging tricycle driver basta ang trabaho mo ay marangal. Walang masama. Kay tricycle driver ka pa, kay labandero ka pa, basta marangal, galing sa pago, dugo, at ano mo, dugo at kaluluwa. So yun, wala namang masama. Actually, para sa akin, okay na sana eh. Kaso, nasali pa eh. Bakit mo kasi linockdown yung mga tricycle driver, Buknoy? Good intention naman sana yung vlog mo or yung video mo or yung pagkakasabi mo. Kaso, hindi mo na sana pa parang inano yung sinali pa yung mga tricycle drivers. Feeling ko nasali mo lang yun kasi yun yung nakita mo doon. Which is not good. Okay sana kung yung in-example mo doon, yung magamagnanakaw, yun. Mga rapist, yun. Ano pa? Mga chismosa na walang gustong gawin sa buhay nila kundi manira at machismis ng buhay ng ibang tao, yun sana yung in-example mo. Hindi yung mga tricycle driver kasi kung walang mga tricycle driver, kung walang mga ano yung padyak-padyak, kasi sa amin tricycle yung tawag niyan. So yung mga padyak-padyak dyan, kung wala yan sila, ano nga, lakad, alay lakad, ganun. So yun, so huwag ganun men. Irespeto natin sila. Bigyan natin ng respeto yung mga trabaho nila. Kasi may mga tricycle drivers na kahit yun yung trabaho nila, nakakapagpaaral sila sa kanilang mga anak, nakapagpatapos, nakapagpagawa ng bahay, diba? So, huwag ganun. Successful ka na. Dapat steady ka lang. At yung gawin mo, wala ng examples. Iwasan na natin yung mag-example pa tayo. Basta ang gawin natin is yung ma-motivate yung kapwa nating vlogger. Maging inspired sila. Gawin kang inspirasyon sa mundo ng vlogger. So, successful ka na, yun na nga, masasabi natin kasi nakapagpagawa ka na ng bahay. No, diba, tingnan mo tuloy. Kung sino pa yung tumutulong sa'yo, sila pa yung magpapabagsak sa'yo. Kaya, karma is in the house, yun. So,
So yan, ulitin ko. This is only my freedom of expression. This is only my reaction on that video. So, huwag niyo sana ko i-bash mga subscribers ni Buknoy. I am nobody. I am just a normal or regular person na nagsasabi lang ng kung ano yung opinion ko. So, yun lang. At sa mga hindi pa po nag-subscribe ng channel ko, please subscribe. Wait. Like muna. Share and subscribe. So, yun. Hopefully, guys, no to hate tayo. I'll just love. Kasi sa akin lang, naglabas naman lang ako ng opinion ko. So, yun lang. And have a good day. Bye! Ito. Second is yung paghingi niya ng sorry. O yung nag-apologize siya. So, ang masasabi ko lang doon is, dapat kung magsusorry tayo, dapat sincere, galing sa puso. And wala ng buts, wala ng ibang explanation. Kasi para ka rin, parang dinefend mo lang yung sinabi mo o yung sarili mo. Which is, iba yung makikita na naman ng ibang tao, yung mga nanonood. So, dapat you have to make it clear yung pagsusorry mo, pag-apologize mo, magsusorry ka ng galing talaga sa puso mo. And wala nang iba pang satsat, chichiburichi, ganun, wala. Huwag mong lagyan ng but, I am sorry, ganito, ganyan, but, ganito, ganyan. So, walang but kasi yung magpapabalik sa'yo. So, kung mag-sorry, hindi saya pa guys ha. Kung mag-sorry galit ka, sorry na, ayaw nagdagin istorya kay nano. Daghan istorya, daghay sa'yo. So, ingana na siya. Ha? So, inwaray naman, ayaw pagsuga dito. Kung mag-aro ka nga ni pasaylo, mag-aro. Dire kay damo pa'y muyakan. Ha? So, yun lang. Sorry, mga 1 minute. Siguro, okay na yun. At least nabawi na. Kasi, kaysa naman sa 3 minutes sa pagsusorry, tapos parang ginipensahan mo lang yung sarili mo, okay naman yung pagdepensa. Pero, magdidepensa sana tayo kung nakikita natin na wala talagang, ano ba, walang nadidihado ng ganun. Talaga ka laki, ganun. So, yun siya guys. So, anyways, ito na buhok ko. Hindi nakikisama itong buhok ko. So, yun guys. Well, anyway, I would like to take your nitty. Say thank you kasi 500 subscribers na ito. Yay! Thank you guys. I'm so happy po talaga kasi hindi ko akalain na magiging madali yung pagkakaabot ko ng 500 subscribers. And salamat po sa mga nag-subscribe sa channel ko, sa mga nag-sumuporta at tumulong kasi malaking tulong talaga kayo sa akin. So maraming salamat at hopefully ma-i-continue ko pa to and I'll be uploading a video regarding on how to speak Waray, Bisaya and Kinamayo in Tagalog. So yun, watch out kayo. So, kung ano yung Bisaya ng ganito, ano yung Waray ng ganito, Kinamayo, ano yung Kinamayo? First is yung Kinamayo, guys, is yun yung talaga yung language talaga namin. Dialect or language, basta yun na yun. Yes, I know how to speak Bisaya. Pero yung lingwahe talaga namin doon, sa Mindanao, doon sa Hinatuan, Surigao del Sur, basta Surigao del Sur, Kinamayo. So, iba. So, yun. Watch out for that. So, yun lang, guys. And hopefully, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye!